All right. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for tuning in. This is Chris Lina, your host for GeekClicks. Maraming salamat sa mga nanonood and sa mga nag-share, nagla-like ng stream. And if it's your first time, ito, ang GeekClicks, it's all about sharing, all about
maintaining the community, all about sharing best practices, keeping trade secrets, or kahit actually sabi nga ni mamaya, we're going to talk about trade secrets mamaya. But anyway, this is meant to share it, to enrich the community. All geeks are welcome here. And yun, maraming salamat sa mga nanonood. Batiin muna natin ang mga unang mga nanonood dito, especially kay Janaski, isa sa mga naging guest natin. Napakagaling na diorama maker. Thank you so much for tuning in. Present late lang ang host, palitan na yan. Oy, on time tayo sakto-sakto, 12 a.m. GMT tayo and 7 p.m. Manila. Yan. The amazing yung background music, nahanap ko rin siya. Salamat. Si Sir Gabo, thank you so much for watching yan. Tagay tayo, Sir Gabo. Para tayong beer dito. Thank you so much for tuning in. Again, if you're watching this live, use the hashtag GeekClicksLive and then GeekClicks Replay. Ayan. So, ilagay nyo lang, i-type, and like and share. Makakatulong yun sa page, makakatulong yun sa mga friends natin na gustong matuto. Especially this episode is all about customizing custom figures. Our guest is a great photographer, but also a very great customizer, toy creator, toy customizer, which we'll talk about later on. But bago ang lahat, swabe test na. Oh, yung ano, swabe test. Pwede, no? Ganda nun. Anyway, bago ang lahat, unahin natin ang hashtag yan, GeekClicks Live, if you're gonna watch this live, and if you're gonna watch this on replay, kagaya ni Sir Alan Parma, puro replay siya, napansin ko sa mga previous episodes, naglalagay lang sa ng GeekClicks Replay. Yan. It helps a page and people who wants to see replays of the page. And bago ang lahat, support local muna tayo. Meron akong gustong ipauso talaga dito eh. Kasi I'm an advocate of supporting people. I'm sure na maraming tinamaan ng pandemic, maraming bumaba ang economy, maraming natamaan na businesses, events, kagaya nila Sir Rafi Panganiban, mga photographers, hosts, and other people, tinamaan ng pandemic. Not only that, but also businesses. And support local is for us to share and make sure that everyone gets help that they need. Teka, anong nangyari dito? Anyway, the page that I'm gonna be showing is from Miss Chua. Tama ba? Oh, tama no. Ito. Wait lang ha. I-share ko na muna ang screen. Sport Local, Local Crafts MNL. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya Chua. Tingnan nyo kasi na naka-like si Power P. So, alam niyo na kung anong relasyon niya dito. But hindi, sabi ni, support local lang din. Businesses like this should thrive, especially good crafts like this one. I'm sure na may enjoy nyo to, especially photographers. You can take care of your, or you can have your custom straps made by local MNL yan. Local handicrafts, just PM them. But before that, a simple like, a simple follow would help the page. And yun nga, maraming matutulungan ng like and share ninyo sa buong economy na. Awareness is already a marketing. It's free marketing for our friends. And sabi ko nga, maraming tinamaan ng pandemic. So hopefully, we can recover as one, and especially sa mga taong nagre-recover din sa sakit from the pandemic. Hopefully, you guys are gonna be on the right track. And sa mga may sakit ngayon, well, hopefully, yun nga, gumaling. We're praying for your fast recovery. And sa mga hindi nagkakasakit, sana wag na tayong magkasakit before the vaccine. Before tayo magka-vaccine, before we get to be immune. So, yan, praying for everyone's safety. Hopefully na lahat tayo sabay-sabay na umangat sa economy na to. Ayan, so marami tayong kuda dito. Gusto ko lang i-shoutout muna bago natin puntahan ng comments ulit si Sir Ryan Gomez, ang ating first guest, and patuloy na sumusuporta sa GeekClicks and sa PTPC. Also kay Rafi Panganiban, thank you so much sa pagbato lagi ng mga guests natin. Same with Sir Perry Chua, yan. Itong tatlong to, the Holy Trinity of Holy Trinity talaga, no? Holy Trinity of PTPC. Sila ang mga madalas nagbibigay sa atin ng mga guests na sobrang marami tayong natututunan. Yan. So, bago natin pakilala ang ating mga friends, ang ating friend na mag
papakita ng karamihan ng kanyang talento ngayon. Talagang ano, no? Parang Pilipinas Got Talent ang nangyari. Basahin natin ang comments muna, mabilisan. Oy, di na pwede tagay, may pasok bukas. Ako hapon pa, so pwede yun. Yan, gusto kong episodes, lagi tayong bagong haircut and or bagong background. Boring kasi dito eh, di ba? Kaya nagre-rearrange ako and everything. Uy, thank you so much, MP, for watching. Thank you sa aking squad. They're gonna guest on for the May the 4th episode, yan. Toby, thank you so much for watching. Thank you, Merms. Single po ang aking kaibigan na yan, so i-add nyo na. Sir Arnold Dolva, thank you so much for watching. Yes, support local. Thank you, Toby. And supportan nyo rin ang business ni Toby na Zumba class yan, through Zoom. Yan. Chester Minoru, thank you so much for watching. Ah, sir, thank you so much. Swabe Nation, of course, yan. Suporta yan. Yay, thank you so much, MP. Yes, get ready for our Star Wars yan episode at ready ng Death Star sa likod. Tapos ka na magpintura, sabi niya what do you call this? Tatawa ako. Tapos na daw magpintura si Chester. But anyway, thank you so much for watching. Bago natin pakilalang guest natin, eto muna. Ang mga episodes natin, jam-packed pa rin ang ating every week, weekly episodes. Tapos na tayo kay Toby from our first cosplay episode. Kagabi, or kaninang madaling araw, Sir Ryan Lampus, ang dami naming natutunan sa Photoshop skills. And dun ko rin natutunan na mahirap talaga ang diorama for 1/6 scale. Kaya they opt Photoshop. Ito na, our first customization episode kay Sir Mikko Rosales, who's gonna share a lot this time. Especially yung mga iba-ibang techniques. Just make sure that you type in your comments. Yung mga questions nyo, we're gonna entertain them. And kung hindi pwedeng sagutin, PM na lang yun. No, just kidding. Anyway, si Sir Mark Stephen Santos naman, next week for ACBA shots and our dramatic shots, outdoor shots from Marlo de Moos for the last week of April. Yan, medyo jam-packed. May natin, puno na rin. So June na ang mga iba pang guests natin. Tingnan natin kung kaya natin sila isingit. Now, without further ado, let's all get Swabefied from Mikko Rosales, a.k.a. Mikko Swabe. Welcome, sir! Kumusta? Mainit? Hi, guys. Hello. Yun. Mainit. Nandito ako sa ngayon, stockroom. Nasa stockroom. O nga, no? Pero at least napagana natin kahit walang ano, no? Kahit wala yung webcam na-push natin tong episode na to. Musta, sir? Musta ngayong ngayong pandemic? Musta ngayong episode? Episode. Musta ngayong araw sa'yo? Medyo may delay ng konti. Tambay. Ilang araw na dito sa loob ng kwarto. May delay. Oo, may delay. That's fine. Sige, we'll make it work. Tambay. Pero anyway, tambay lang din. Okay. So, sir, bago ang lahat, unahin na natin yung mga friends natin na nanonood ngayon. Starting with Sir Perry Chua. Hello daw. Pa-fan sign daw. Sa ating mga friends. Nakikita mo ba yung comments? Actually, na-flash ko na lang siya sa screen para mas makita mo. Yan. That's yan. Okay, nakikita ko na. Yan. Perfect. Swabenatics. And andito na sila. Ang mga fans ng mga work. Dito Sobrang saya dahil fan na fan kami ng work mo. Especially mamaya, tatanungin kita about kay Wukong mamaya or kay Monkey King mamaya because yun yung isa sa mga favorite ko na gawa mo. But anyway, simulan na natin sa Q&A natin. Kailan ka nagsimula muna na mag-customize? Simula 2006 pa ako nag-start. Wow! So, 15 years na, action no? Action figure Philippines. No. Yes. Sorry, go ahead. Sorry. Action figure Philippines? May delay ko. So, may interrupt kita at any point. Sorry doon ah. Pero yun nga, Action Figure Philippines. Sige, please. Pakikwento yung story about it. Okay.
sa Action Figure Philippines nag-start, forum days pa yun eh, puro forum pa lang, wala pang Facebook or Friendster. Actually may Friendster pero wala talaga yung nasa forum lahat ng mga bagay-bagay na gusto mong malaman. Nice. So sobrang tagal na. I mean, kasi I can relate dun sa forum days kasi that's how I started naman sa Magic, sa isang art form ko. So, mga panahong ito, yun nga, hindi uso ang, uso ang DSL pa ng panahon na to. Hindi na dial-up eh, I'm sure. And ito yung mga panahong todo ang research, right? And everything is read online. And marami pang nagtetest nito. Hindi pa ganun kaganda ang technology when it comes to paint, I'm sure. When it comes to, I don't know, really, airbrush is a bit expensive at that time, right? Wala pa ganong mga ganong gawa. And at least, alam natin na sobrang tagal na talaga na dinala mo ngayon ang experience mo. Tagal na pala, no? So having said that, sir, simulan na natin sa isang magandang question dito. Meron ka bang favorite na so far? Sa 15 years of experience, may favorite ka ba na ginamit mo na or favorite figure na kinustomize mo? Ah, meron. Actually, marami. Pero yung pinaka-favorite ko siguro yung Daredevil na ginawa ko. Pero kasi halos lahat yata ng ginagawa ko binibili abroad. Mm-hmm. Kaya wala na sa akin. Although gusto ko siya kahit anong favorite pag na syempre pag binibili. So, what do you call this? Si Daredevil ang nag-stand out at least sa mga ginawa mo, no? Actually hahanapin ko pa lang siya mamaya. Pero so far, yun ang nag-stand out. Tell us the story about this Daredevil. Kailan mo siya ginawa and paano siya binili? Yan. Naalala mo pa ba? Yes, ginawa ko siya 2016 lang. Well, 5 years ago na pala yun. Pero, ano siya, made of leather kasi yung damit. Kasi uso na yung mezco. Puro fabric na. So, gumawa ako ng figure na Daredevil. Tapos, gamit ko is real leather. Mm-hmm. Kaya ako naging favorite kasi sobrang concept kasi yun eh. Parang yung head sculpt from scratch. Tapos, yung logo niya sa chest from scratch din. Tapos yung pattern, mahirap gawin kasi mahirap execute kasi leather yung ginamit ko. Tapos may combination siya ng spandex. So, pag tinahe, sobrang hirap. Kailangan makina. Tapos iba rin yung gamit ng needle. Yan. Kaya naging favorite ko yun. Okay. Gumawa ko pa yata ng packaging yun eh. Talaga? Well, hanggang ngayon naman gumagawa ka ng packaging. Nakita ko nga kay ano, di ba? Yung kay Wukong, yung Monkey King. So, ikaw rin ang tumatahi ng figures. Tama? Yes. Kaso ngayon, tinatamad ako kasi sira yung mami na. Alam mo yun, parang. Okay. Tinatamad ako. Alright. Pero yun nga, not just the painting, but at least man lang what you call this, at least yung ano din, yung soft goods, tama no? Soft goods, ikaw din ang tumitira, if I may say. Yeah, soft goods. Ang galing. Ang galing. Kasi all I can say is, yun nga, I'm at awe na before this. Mabuting... Yep, go ahead, sorry. Actually, mabuti nga ngayon kasi may kasama na ako sa sculpting. Before kasi palagi akong manual on sculpture, mama sculpting, tapos kailangan ko pa ng refresher ulit sa 3D sculpting. So, nakilala ko yung isang friend ko, si Brian. Siya usually yung gumagawa talaga ng head sculpt lately. Kasi nga, pag magko-custom kasi ako ng figures, kailangan ko magtahi, tapos kailangan ko mag-paint, tapos kailangan ko kumuha ng packaging. Ayun, nababawasan na rin yung workload.
Oo. Tsaka mas dumadami na yung ginagawa. And yun nga, di ba? Mas maganda na yung technology ngayon. Not just, yun nga. But I'm happy that you have a partner ngayon when it comes to working your figures. Bumibilis eh, no? Bumibilis yung trabaho, no? Bago ang lahat, basahin lang natin yung mga comments from Carlos Balandra. 40%. 40%? Okay. Sorry, may delay lang, ladies and gentlemen, hindi ko siya ini-interrupt, ha? So, meron lang delay sa aming comms, pero maano yan, mare-resolve natin yan, magno-normalize yan maya-maya. Pa-shoutout daw from Carlos Balandra, service charge represent from BADS. Hi, Carlos! Yan, sino pa? Hi, si guys. Miguel. Yan. Shout out Mikko Rosales daw. Pakita nung malupit na Punisher. Oh, yan, may request siya mamaya. Hopefully mapagbigyan natin. Nakatago ngayon sa ano. Yung Punisher. Okay lang. Probably and babrowse na lang natin sa photos mamaya. May konti lang ako dala dito. Ayan, papakita natin yan maya-mayang konti. Well, what's up Jordan Sabado? Si yan, bata pa na o sila, sir, mga panahon na yun. Yan, oo nga, no? Yung panahong, what do you call this, 2006, ano yun eh. College days yung iba lang mga friends natin. And yun nga, hindi pa ganun katalamak ang Facebook, no? Hindi pa katalamak. Actually, wala pa nga, no? Wala pang Facebook talaga, no? 2006. Galing, no? Hindi pa. Hindi pa talaga. Uy, naabutan ni sir. Thank you for watching. 2008 pa, no? So, nga, Friendster back then. Tapos, yun nga, forums. Anong forums to, if I may ask? Action Figure Philippines, yung forums. Action Figure Philippines, yan. Hopefully, buhay pa. So, ma-archive niyo yung mga details. Buhay pa ba? Alam mo ba kung buhay pa? Wala na eh. Pero, nag-transition kasi yan eh. Lahat ngayon nasa, ano, nasa Likha group. From yan, Action Figure Philippines. Yung umano yung umusbong yung Facebook. Yun. Likha na yun. Sumalo. I see. Mamaya ipapakita natin ang likha. Actually, ipapakita na natin siya ngayon pa lang. Ito na. Habang binabasa natin ang mga comments. Ito na. Present si Sir Pat Cinco. Thank meron you so pa, much ano for eh, watching. Meron pa naman kaming page, Action Figure Philippines. Ah, buhay, I mean, na-transition din siya into Action Figure Philippines. Nice. Pero likha, ayan, hopefully, marami tayong members na nandito rin. Yes, na actually, nanonood. 20,000 na yata. Wow. Ang dami. Actually, yun nga, no? Ang daming mga customizers na rin and at least man lang mga aspiring customizers. Hopefully, matulungan natin sila mamaya. Especially those beginning. Marami tayong mga friends na gusto mag-customize din. And especially ito, si Sir Dark Law Custom, si, what do you call this, si Corns Diano, all the way from Negros. Na guest na rin natin siya and hopefully, makakuha siya ng tips mula dito. Wala pang Shopee, sabi niya. Wala pang Shopee noong panahon na yun. Batman mo, favorite ko, from Ryan. Present si Dick Abulensya. Eto na. Diyos ko, ang dami na pong comments. Abulin ko lang, ha? Ray, yan, nagko-comment na sila, nagtatag. 2006 Marvel Legends, 500 ang SRP. Buy one, take one pa. Sabi. Kailan daw mabubugbog si Batman? Sabi ni Jay. Yan, nagka-tag na sila ng mga friends. Hi, Catherine Red Mataganas, all the way from Taguig. Thank you for watching. While repairing Butaw ML figure. Yan, hopefully ma-inspire natin si Sir Rodney. Si Ava, yan, fan mo ko, Miss Sir Mikko Suave. Batman, please, sabi nila. 3A, DP, the best. 2006 graduation namin ng elementary. Hindi tayo naniniwala doon. Multiply, sabi ni Sir Rafi Panganiban, mga 2006 I think. Friendster. Yan.
Cam Frog, familiar itong Cam Frog, 2006, ito yung mga panahon na ano to eh. RIP Don Razon, hindi ko alam ano ibig sabihin nun. Si Don. Si Don Razon yung admin. Admin ng likha. Ng forum before. Ah, ng forum? Namatay yata siya ng 2016. I see. Yeah. Yun, so rest in peace. Marami naman siya natulungan din sa atin eh, no? Yes. Sir, nagpasipuno ng ano yung mga tips. Yun. Well, ang galing, no? Dahil at least man lang merong mga legacy na naiwan, and I'm sure you're already creating your own legacy as early as now. 15 years, ang dami mo na rin nagawa. Pag-usapan natin isa-isa yung mga nagawa mo na. Actually, meron ka mga ibang figures dyan na hopefully makita natin para lang makwento mo yung story behind it. Yung mga common figures na nandyan sa'yo. Common figures? Well, eto, repaint lang to eh. Pero hindi talaga siya, ayaw mag-focus eh. It's a repaint pig sculpt. Mm-hmm. Hindi masyado makita kasi yung details ng paint. Pero, ayan. Uy, nice. I think ko mga isang oras ko ginawa to. Kasi tumagal ako sa mata. Grabe. Isang oras lang? Throughout the years kasi, parang syempre tumatanda tayo, hindi ko na magawa yung ginagawa ko before na mabilis ang paint. Tapos yung mga detailed paints na mata, hindi ko na siya kayang gawin ngayon ng mabilisan. Kaya kung sa mga bago, I think, kailangan niyo bumili ng magnifying glass. No, sir, Mikko, ano yung pinaka-challenging nabanggit mo ngayon na ngayon yun yung challenge mo, yung maliliit na bagay. Dati, ano yung mga challenges mo through the years? Like nung nagsisimula ka hanggang nung mga middays, from 5 years, and then ngayon. Ano yung mga challenges mo when you were beginning? Kasi nag-start ako sa Marvel Legends figures na kino-customize. So yung pinaka-challenge talaga bigong pag-break ng figures, tapos pag-kiss-kiss ng mga joints. Kasi pag nag-paint ka ng figure, like yung mga galing sa factory mismo or official release, masisikip yung joints yan eh. So kahit anong paint mo, kapag kahit anong seal mo niyan na malakas, matibay yung seal ng paint mo, kapag sobrang tight, may chances na mag-paint chip or paint rub yung ginawa mo. So kailangan mo talagang lihain, kailangan talaga may spacing in between, yeah, ayun, para sa paint. See. Yun yung pinaka-challenge before. Tapos kapag nasanay ka na, hindi na yan, ha? Wala na yun eh, parang habit na lang, nagiging habit na yun. No, so ano pang mga naging challenges mo? So yun yung mauna, si paint rubbing, or at least man lang. Tama ba, no? When you say paint rubbing, kukuha lang ako ng figure para lang makarelate ako. What do you call this? Yung mga pinagkikis-kisa ng joints, kama, di ba? At least yung mga pinag... Yes, ganito. Sige nga. Example nito, masyadong kita eh. Yan, yung mga joints na yan. Kapag hindi mo niliha yung mga itong part na to, kahit anong paint mo dyan, mag-chip pa rin yan. So, kunyari, ang ginagawa kasi ng ibang customizer ngayon, naghahanap sila ng base figure. Tapos, kunyari, flesh yung arm. Naghahanap sila ng figure na flesh din yung joints. Mm-hmm. Para hindi nila problemahin yung paint chipping. Mm-hmm. Pero, syempre, kapag hindi naman palaging may paint, may certain color yung, I mean, hindi naman palaging may
ready-made na figure na gusto yung wanted color na joints. So, kailangan mo talaga matutunan yung pagkiskis ng mga joints. I see. So, okay, so just to clarify, yun nga, what if yun nga yung available na figure mo lang or gusto mo i-repaint totally yung butaw figures, especially for the people who wants to start, di ba? Kagaya kami. I mean, I'll speak for myself, kasi na-impluensyahan mo ako tsaka ni Sir Dec Abulencia. I tried customizing sabi mo nga bucky cap na fig, which is the base of ni what they call this, si Eric Killmonger. Tinry na repaint and nararamdaman ko yung sinabi mo about the paint rub about this. And yun nga, dun tayo sa mas mura. I mean, kami at least na gusto mag-customize, dun kami sa mas mura. Ano sa tingin mo ang mga magandang paint na pwede natin gamitin? Since wala nagtatanong sa comments. Ako na muna. Marami. Para sa mga beginner, pwede kayong mag-start sa Vallejo paints. Wait lang, kuha ko. Sige, yan. So, Vallejo paints. Vallejo paints. Ito, yung mga ganito. Game color, model color. Yan. Ito yung tama pinaka, ba? Pinaka, ano, pinaka magandang paint for beginner. Medyo may pagka-pricey lang kasi 130 each bottle. And if I may ask, tama ba na yan yung ginagamit sa mga miniature na ano, na game figures? Tama ba? Yes. Ito yung ginagamit sa mga game figures. Okay. So Vallejo paints, meron ka pa ba or sabi, sige, go ahead, sorry. Yes. Meron ding ano P3. Ito. Formula P3. Ito yung ginagamit ko kapag kunyari metallics tapos base ng flesh kasi ngayon maraming flesh, maraming klase ng flesh, maraming klase ng brand. So hahanapin mo talaga yung pinaka-komportable ka. Pero ang pinaka-gusto ko kasing brand pag sa flesh, ito yung ito P3. Kasi ano siya syempre pag nagpi-paint ka, kailangan marami kang stock nito. Halimbawa, marami kang stock ng flesh. Siyempre, pag nagkamali ka, buburahin mo. Ganun yun eh. Ganun yung process. Ngayon, bibili ka ng maraming laman para sulit. Kasi kung bibili ka nito, liit lang to eh. Siyempre, paulit-ulit ka. Trial and error talaga sa simula, lalo yung flesh. Ayan. Bibili ka ng marami or bumili ka ng bago. Ito, liit lang. Ito, Pinoy brand to. Armored Komodo, baka naman. Armored Komodo, baka naman. Sponsor, oh. Ayan. Sila yung pinaka, ano, maraming laman. I think 130 ml yung laman nito, eh. Tapos mura lang, 125. Tapos impresyo lang ni Vallejo. Nice. And maganda naman yung quality rin, no? Tama ba? Yes, yung Armored Komodo, maganda yung quality nila. Marami, sobrang dami din ng laman. Ayan, sabi ni Rodney, Armored Komodo, heavy industries. Ayan. Tama ba? Yan yung exact name? Yan yung brand. Yan yung mismong brand. Tag na natin yung gamit. Now, may question si Sir Perry Chua. I think this is gonna be applied especially sa mga taong who's not into customizing but who wants to repair their or improve what they already have, not into really full customization. Let's say nagasgas yung figure or accessory mo, gusto mo lang i-retouch. What type of paint ang mas bagay or kailangan din daw ba ng top coat? What can you say? Etong mga acrylic paints talaga yung gagamitin mo pag kahit retouch. Hindi ka pwedeng gumamit ng oil, hindi ka rin pwedeng gumamit ng mga acrylic na naka-tube kasi hindi siya advisable para sa figures yung mga naka-tube.
Kaya may kaya merong hobby paints eh. Kasi nga para sa hobby tong mga ganitong klaseng paints. So ang gagamitin mo itong mga pang hobby paints na naka itong mga to na acrylic. Tapos kailangan mo pa rin siyang i-coat. Mm-hmm. Kailangan mo pa rin gamitan ng coat kasi nga parang kotse yan eh pag nag-paint ka. 'Di ba? Pag nag-paint ka ng kotse or something na anong bagay, kapag walang coating, walang shield yung paint mo, magagasgas talaga yan. Nice. Ang ganda, ganda. At least man lang, now alam na natin, no? Parang sa mga friends natin na nanonood na non-toy collectors, para kayong nag-top coat ng nails nyo. If I may say. Yes, para maprotektahan yung design. Ang pinakamagandang way is, di ba, pagkatapos yung mag-paint or na-paint yun yung figure nyo, ginagawa to sa mga kit sa mga Gundam kits. Kung meron kayong airbrush, mas maganda. Tapos, pag magkukut kayo, lagyan nyo muna ng pledge, yung clear. Yung floor wax, liquid floor wax. Bago kayo mag-flat. Kasi makintab yung liquid floor wax eh. Mm-hmm. Yung mga ganong klaseng pledge, kumakapit yun sa paint. Matindi kapit nun. Talaga? Okay. Lalo kapag meron kang primer na ginawa. Tapos, sobrang kintab niya, eh, siyempre ayaw mo nang makintab yung figures mo. Lalagyan mo ngayon ng flat para double coating. Nice. Okay. So, pwede pala yun, no? Gloss muna bago flat. Para yun nga double coat ka mo, no. Ang galing lang dahil at least man lang these techniques. Pero yung sa pledge lang yun ah kasi mm-hmm. Sorry, go ahead. Yun lang, sa pledge lang pwede mong gamitin yun kasi kapag gumamit ka naman ng acrylic na gloss na galing dito sa mga brand na to, makapal siya kapag ginamit mo isang hand brush. Maganda siya sa sa mga airbrush lang. Airbrush. Kung magko-customize kayo, 'yun, kailangan niyo talaga mag-invest. Kasi kung itong gusto niyo maging kunyari ang sideline, pwede niyo gamitin itong kunyari kahit hobby lang, tapos gusto niyo mag-improve. Syempre, habang ginagawa niyo itong mga bagay na 'to, pag may maganda na yung result ng gawa mo, meron magpapagawa sa inyo. Ngayon, every time na may magpapagawa sa inyo, yung pera na kinita nyo, bilhin nyo na mag-invest kayo sa gamit, lalo yung airbrush. Tapos sa ibang paints. Yan. Sa mga brushes, kailangan mo brushes din. Kailangan magandang brushes, hindi pwede yung nabibili sa National Bookstore na basta ang pangat na nabibili dun eh. Okay, so talagang investment yung nasa gamit din siya, no? At least nakaka-affect din sa trabaho mo. At least in your experience, alam na natin na yes. You have both airbrush and hand paint. When do you use hand painting techniques and when do you use airbrush? Before, puro ako hand paint. Actually, hand paint. Ngayon kasi, kapag bibili ka ng airbrush, maganda kapag kunyari nakocontrol nyo rin compressor nyo, yung buga. Kasi, kunyari, pag magpipaint kayo ng malalaki, tapos gusto niyo ng texture, importante yung airbrush. Kasi, may buga siya na kalat. Alam mo yun, parang mas maganda kasi yung airbrush pag sa skin tone, sa shading. Doon masiseparate mo yung sarili mo sa gawa ng iba. Tapos, syempre, okay, so, sa mga details, na maliliit na details, like yung mata, kailangan hand paint yun. Mm, okay. So, pang detail mo si hand paint, if I may, tama ba? If gine-generalize ko lang ha, for general lips. Use, sa lips, okay. Sa mata, sa lips, hand paint. And then, everything else na kaya ng airbrush, dun ka, di ba? Now, if I may ask, nandun na tayo sa skin tone. Sabi mo, napag-usapan natin to offline eh. Ano ang tips mo? Because sabi nga ng karamihan, ito yung holy grail or at least man lang hardest to accomplish ang skin tone or proper skin tone.
Like this one. Diba? Ang ganda ng skin tone. Paano mo na-achieve tong mga ganitong bagay? If you can share. Yeah. Yan, ano yan eh. Yan, handpaint pa yan. Yan yung mga panahon na pagmaramihan, tapos tama-tama mag-set, mag-ano, gumamit na, maglinis ng airbrush, yung handpaint. So, ngayon, ang pinaka best way para ma-achieve yung mga flesh tones, actually, walang rules. Kailangan lang maging observant ka. Che-check niyo yung mga photos ni photos ng mga sa mga artista na gusto niyo gayahin sa online kung kasi ano eh siguro naman meron tayong idea, meron tayong idea kung ano yung color combination, no? Kasi kunyari like yellow plus blue is equals to green. Alam mo 'yun, basic combination. Kapag okay. Kapag medyo may ganun mag mix ng mga flesh. For example, ito, para mas mabilis. Pag napansin niyo sa artista na parang medyo meron siyang mapula siya, I mean, parang mga tisoy, mga sabihin natin tisoy. Kailangan yung base mo light flesh. Magla-light flesh ka. Tapos ngayon, wait lang ha. Bibili ka ng mga ganito, light flesh. Nakikita eh. Okay, hindi pa yata nakikita. Bibili ka ng light flesh. Tapos, reverse yung gagawin mo. Imbis na from dark to light, ang gagawin mo from light to dark. Yung mga occasion kasi maputi. So, ang gagawin mo, maglalagay ka ng mga tint. Mag-start ka sa flesh, light flesh. Ngayon, yung tint, kaya ako sinasabing tint, mas maraming tubig kasi sa paint yung mix. So, yung dark part, like yung gilid-gilid ng mga ilong, ilalim ng ilong, kasi may line ng lips, ilalim ng mata, sa may eyelid, sa tenga, basta yung mga gilid-gilid, doon mo lalagyan ng mga tints na darker flesh. Tapos, maglalagay ka ng blush on, maghahanap ka ng, kailangan mo rin to sa mga flesh, yung mga carmine red, tante sa nag-flesh paint. Kailangan mo talaga ng carmine red. Yun yung pinakakailangan nyo, carmine red. Tapos, bili kayo, kung mag-start pa lang kayo sa mga flesh painting, bili kayo yung tatlong basic color, yung basic flesh, tapos light flesh, tapos itong cardic flesh. Itong tatlo lagi ang ginagamit ko pag kunyari Caucasian. Mm-hmm. So, okay, recap lang natin. Sorry, pakibabad naman please sa ano sa camera. Ibabad lang natin siya sa camera yan. Si Carmine Flesh, si yan, Carmine Flesh lang tumatak. Yeah. Yan. Wait lang ah. Babad natin sila sa camera kasi may konting delay ang camera or ang broadcast. Nice. Basta makikita niyo sa model ko, ano to eh, sa model color. Sa model color. Sa Google. Carmine red pala. So, carmine red ang pinaka ang makikita niyo. Tapos basic flesh. Meron rin yung bumili kayo sa Armored Komodo. Sponsor. Baka naman. Tsaka light flesh. Yung mga basic light flesh. Tapos mga ano, sa mga, kunyari Asian, like kunyari Chinese, ang gagawin nyo naman, mag-start lagi kayo sa basic flesh. Tsaka nyo lalagyan, reverse din, kasi lahat ng mapuputing flesh, kailangan, mag-start kayo sa light to dark. Tapos yung dark mo, konting-konti lang, kailangan maraming tubig. Yung hollow mo, tapos idadampi-dampi mo. Yan. Tapos,
yung tapos yung gagawin mo, wait lang ha. Sige lang, sige lang. Yung gagamitin nyo is yung, kunyari, masyadong light pa rin yung ano nyo, tapos parang hindi realistic. Ang pinakakailangan nyo is flesh wash. Flesh wash, okay. Ito yung pinaka-need nyo sa last. Ito yung pinaka-singit-singit ng mga ano, o kaya pangpatay ng pagkaputi ng flesh. Mm. Kasi dyan, maganda kasi yung pag in-airbrush eh. Pag in-airbrush mo kasi yan sa mga gilid-gilid or sa mga shadow dito sa pisngi, dito sa part na to ng ulo, ito yung mga dark to eh. Plus dark din dito. Yan, yun yung pinaka-importante sa lahat. Yung flesh wash. Nice. If I may ask, tama ba na similar siya dun sa, what do you call this? Similar siya dun sa panel wash ng sa Gundam. If tatranslate natin sa mga friends natin na nag-Gundam. Tama no? Ito yung wash na sinasabi mo. Just to bring out the details ng mga shadows. So you pay attention to where the light strikes sa isang mukha. Like ang ganda kasi, lang din ng... Yeah, go ahead, sorry. Ay, sorry. Ayan, may delay talaga. So... Pero yung more on sa mga mga surface talaga. Ayan. Paano pag dark? Like kay MJ, for example. Yan, that time sira yung airbrush ko dyan eh. Tapos, ang hanap kayo ng pinaka-dark na brown nyo. Kasi, yun nga, observe mo pa rin lagi yung color ng paggagayahan nyo. Ang ginawa ko dyan yata, ang ginamit ko is charred brown. Hindi ko lang sure kung nandito yung charred brown. Eto. Charred brown ba ito? Eto. Ito yung charred brown. Nice. Ito rin yung gamit natin ko kapag, kunyari, mag-weathering ako sa mga metal. Sa mga edges. Ito rin yung gamit ko. Kunyari, mag-ano kayo ng weathering sa mga edges ng mga parang paint chipping or rust. Ito lagi ang ginagamit ko. Ang ginamit ko rin to kay Jordan. Kasi ano eh. Yun nga, medyo may pagka-dull yung brown ng skin ni Jordan eh. Tapos, sunod kong ginawa is nilagyan ko siya ng lighter, nilagyan ko siya ng charred brown pero may combination ng light flesh ay ng basic flesh. Pero syempre flesh pa rin 'yun. So hahaluan mo siya parang 20-80 si charred brown, 20% si light flesh para hindi masyadong ano. Tapos iano mo 'yun, dry brush yung gagamitin niyo doon. Malakas sa pintura eh. Yung i-dip niyo sa paint yung brush niyo tapos papahid niyo rin sa tela bago niyo i-apply sa surface ng figure. Yung dry brushing. Dry brushing. So ito yung pinaka naglalagay ka lang ng details na sobrang faint. It's not as what do you call this? It's not like tinting na nabanggit mo no, si dry brushing. Pero bago ang lahat, basahin lang natin yung mga comments, ang dami na. Tapos? Sige, go ahead, sorry. Sure. May delay talaga, sorry na dito. Ayun, kay Jordan, alam naman. Ito pa rin yung... Sige, go ahead, sorry. Ito pa rin yung huli. Si Carmine Red. Kasi yung pisngi ni Jordan, may pagkamapula-mapula rin naman. Flesh wash, yung mga edges pa rin ng details ng mukha ni Jordan. Kasi tao pa rin naman siya. So, wala nga pa rin ng flesh wash. Okay. Well, ganito. Basahin lang natin yung mga comments and then tingnan natin kung mag-normalize yung connection.
Eka. So, just to check, yes, Arcom and Vallejo ang best paint for figures. So, na-try na rin ng ating mga friends. Sila Rodney, na-try na rin sila Bads. Tag natin yung gamit ko na iba. Thank you for watching all the way from Japan, si Nico, so Junico. Yes. Gloss pa yun. I think we're talking about the, tawag dito yung pledge kanina. Idol daw from EJ Sulit. May tanong si Toby. Sir, can you answer, what figure would you love to customize that you haven't done? So, sa 15 years mo na nag-customize, meron pa bang hindi nagagawa na gusto mong gawin? Siguro, pinaka gusto kong magawa yung ano, makagawa ng detailed na siyang parang pinalit na Hot Toys. Like kunyari yung Star-Lord na movie. Hanggang ngayon kasi hindi ko magawa yun sa, ano eh, sa 112 kasi sobrang liit kasi ng details ng jacket niya. Sobrang pino ng tahe. So yung pinaka easy way is transfer yung heat press. Kaso ang magiging problema sa heat press, eventually matutuklap siya. Tapos matigas din siya sa pag maliit, hindi mo siya talaga magagalaw na maayos eh. So, yun ang iniisip kong gawin, pero alam mo yun, parang hindi pa kasi, wala pa kasing technology na ano eh. Siguro papagawa natin sa elf yan kung, so, kasi sobrang detailed eh, maliit masyado eh. And meron nga tayong customizer din well sa clothes ng 112 naman ay 16 naman si Blue Aquino na nag-guess natin before. Sabi nila nga ayaw nila mag 112 kasi sobrang challenging daw dahil ang liit ng detail. So tinatanggihan nila pag meron silang commission ng 112. Doon lang sila sa 16 talaga. Bukod pa sa maliit na details, ano yung movement ng figures malilimit. So, kapag gumagawa ko ng 112 na damit, inaalala ko palagi yung spacing sa likod. Dito, kailangan mas malapad yung back. Kasi every time na pina-forward niyo yung figure, yung like, kunyari, for example, like this, kapag ipa-forward mo yung kamay, na-stretch yung damit. Ngayon, kapag yung fitting mo sobrang fit, hindi mo matataas yan. Mahihirapan ka. Possible na mapunit yung damit na ginawa mo sa aking pinaghirapan mo na ilang oras. Kaya, kailangan mas malapad yung likod, yung banda dito. Yun yung laging inaano ko eh. Pag nag-check ako ng mga kanyari, mga ready-made, ng mga ano, sinicheck ko lagi is yung back, kung ilang inches, kasi yun yung pinaka-importante sa akin eh. Tapos yung sunod is yung dito sa may kilikili. Ang ginagawa kasi ng mesh dito, maluwag. Malaging maluwag yun dyan sa part na yan. Kasi nga, iniisip din nila, pag pinorward yun, meron pa rin spacing. Ang problem sa ganun, pag ginanon mo yung figure, makikita mo yung spacing dito na parang nakasuot siya ng, ewan ko, sobrang luwag na damit. Hindi siya mukhang fit. Kaya minsan medyo hit or miss din si mesh ko. So kung ganun, anong fabric ang maganda? Tama ba na narinig ko kanina, sabi mo meron kang tawag doon, spandex? Tama ba? Yes, depende yan eh. Kasi ako, pag gumagawa kasi ng figures na may tela, ang lagi kong ginagawa is naghahanap ako sa ukay-ukay ng mga tela. Hindi ako bumibili ng damit sa hindi ako bumibili ng tela sa mga fabric ano stores kasi laging isang yarda yung minimum, minsan pa nga hindi lang 1 yard yung minimum nila, kailangan dalawa. Sobrang laki noon para sa 112 figure mo. Kasi gagawin mo, maghahanap ka ng mga damit sa ukay-ukay, makakapamili ka pa ng mahawakan mo kung manipis ba siya or makapal. Tapos minsan meron mga jacket doon na tag 30 pesos lang tapos real leather na. Pwede mo kunin yun kasi sabi ko nga, may mga real leather na hindi mo
bibili dito sa Pilipinas. Makikita mo lang sa mga ukay-ukay. Uy, nice. So, sabi nga ni Sir, ano, Sir Dark Law Customs from Negros, nice tips. Yan. May tanong si Rodney, hand paint lang ako, sir. Pwede din ba yung pledge seal technique bago sealant and gloss flat? Yes, kapag nag-pledge seal ka, huwag ka na mag-gloss, mag-flat ka na. Or kung gusto mo tayo mag-gloss na ano, yung finish mo, pwede naman yun, gloss yung last mo. Basta before yung last seal, is pwede yung pledge. Kasi ano yun eh, sobrang kapit yun eh. Pag, kung iisipin mo, pag naglagay ka ng pledge sa ano, sa tiles nyo, makintab yan, tapos parang kakaiba yung kapit ng hindi madumihan yung ano mo, yung tiles mo eh. Kasi may pledge eh. Nice. Ano yung coating? And the 112 Master, sabi ni EJ Sulit. Now, sculpting, sir. Question ni Toby, would you recommend epoxy yes. sculpt? Ano bang sculpt ang gamit mo? Wait lang. Sige lang. Epoxy rin yung gamit ko. Mm. Ito actually, meron pa akong stock eh. Dalawa pa to eh. Uy, ito, epoxy baka epoxy naman. Epoxy sculpt ang bibilin nyo. Kung may pagkakataon. Pag may makita kayong ano, mga 4 pounds, bilhin nyo na kasi tatagal yun ng mga ilang taon. Hindi yan basta-basta mauubos. Maliban lang kung gagamitin nyo rin to as base ng scope nyo, talagang malakas to. Okay. Huwag kayong gagamit ng clay. Bakit? Sige, bakit? Epoxy clay sa ngayon. Mag-ano muna kayo scope? Iba yung ano niya, iba yung texture ng clay eh. Pero sa akin lang siguro, pero medyo nahihirapan ako sa texture niya. Tapos yun, si mas ano ako comfortable ako kay sculpt. Kay epoxy sculpt. Nice. Okay. So, texture primarily ang distance tama no. I mean ang difference rather. Sabi ni Junico, huwag kayong bibili ng sa National Bookstore ng paintbrush. Depende kung anong pinipaint mo, but for customizing, wag. Cheska Carrion, thank you so much for watching, Doc, all the way from Batangas. Yan. Opaque. I guess ito yung tinting na sinasabi natin kanina, na nabanggit mo kanina, no? Pinag-uusapan natin. Opaque, I guess, yun yung... Si Wuji yata na. Si Wuji nga, na Vallejo game color. Yan. Thank you for clarifying that. Tapos all the way from Dubai. Yeah, thank you for watching, Leng. Mag-seminar ka na, Mikko, call it Swabinar. Ganda ang witty ni Sir Jay dito. Teka, yun nga, simplihan natin yung tanong. Bakit Mikko Swabe? Bakit Swabefied? Tell us the story about this. Yun muna tayo. Balikan natin ng... Dahil ang dami mo ng fans, ang dami mo ng following, and dami mong kami. Yeah, na, but I'm not a diehard Swabenatics pa dahil kailan lang din tayo nagka... Swabe? Ano, diba? Yeah, bakit Swabe? Oo, Swabe ang gawa, ganun ba? Start yan sa ano eh. Ito si Lepuy. Ang artist din yun. Mikko Swabe. Kasi parang binase niya ata kay Rico Swabe. Mikko Swabe. Ah. Tapos simula hindi na parang kailangan niya. Ayun. Nice. Ang ganda ah. It's catchy and kami naso-swabified ngayon. I mean, yung utak namin, swab loan. Anyway, sabi ni Sir Rain or Ma'am Rain, any tips for newbies like us how to break bad habits? It's not like being able to hit promised deadline or commission projects. Sige. Medyo tricky to ah, but go ahead. Well, may problem din ako sa schedule eh. Kasi
Kahit nga, nag-promise ka na 3 weeks. Kasi ano, alat mga artist. Kasi yun ang hindi naintindihan ng iba pagdating sa artist. Ito, parang based lang ako sa may things kasi yung mga artist din eh. May mga pagkakataon na kapag ka, wala kang ganang gumawa. So, di pwede yung sarili mo eh. Minsan suffer yung quality ng gawa mo. Kung sabi ko masabi, kasi ako ng blessing, nagawa na lang. Kunyari, kung isa ko sa mission eh. Mm-hmm. At ayun na po, na-disconnect lang si Sir Mikko. But ipopause lang natin saglit, ipipm ko lang siya ng mabilisan lang. Teka, but bago ang lahat, basahin natin mga comments. Babalikan natin yung kay Miss Rain. Any tips, best practices, pupunta tayo dyan maya-maya. Choppy na. Yes, eto na siya, pabalik na. Sir Mikko Suave, yan. Pabalik na siya, pa-reconnect na po, ladies and gentlemen. Kapit lang. Yun! Nice. Welcome back. Sorry. Yeah, medyo choppy pa rin, pero itawid natin to. Sige. Doon tayo sa deadlines. Ko siguro, ang pinaka-suggestion ko, sa mga ganyan, kailangan nyo estimate yung gawa nyo. Kunyari, ang estimate mo is 3 weeks bago ko matapos yung isang project. Kailangan sabihin nyo dun sa kliyente nyo, 3 months, kailangan mas mahaba. Kasi, yun nga, may mga pagkakataon wala kang ganang gumawa, tapos wala ka sa mood. Tapos minsan may mga emergencies. Kunyari yung work nyo, so, yung work mo katulad ko, masyadong time consuming. Minsan, merong paparush, tapos minsan late na ako nakaka-uwi. Yun, pag kunyari late, tapos pagod, hindi mo pwedeng pilitin talaga sarili mo na matapos yun kagad kasi mahirap eh. Tapos, kailangan mo pa rin isipin, kunyari mag-outsource ka ng mga bagay-bagay. Like for example, ako ngayon, yung sculpting, nagpapatulong ako kay Brian. Siyempre si Brian, meron din ibang ginagawa yan. So pag magpapatulong ako sa kanya ng sculpting, kunyari mga head na hindi ko na kayang gawin na sa akin na kasi maraming ginagawa, siyempre papagawa mo yan sa iba. Kailangan mo pa rin isipin yung time ng iba. Kailangan mo mag-adjust. So, yun. More on, maglalagay ka ng space ng mga days kung alam mo yan, parang meron ka lang working time na mas mahaba. Kasi kapag sinabi mo sa kliyente mo na ganito, sakto, 3 weeks mo matatapos, hindi nang tingin mong time, days na matatapos yun, mahihirapan ka maka-recover yun kasi hindi mo masasabi. Kumbaga allowance, no? Darating sa'yo na mga bagay-bagay. Tama ba? Kailangan may allowance na yan. Kasi mayayari ka talaga. Ako, ilang beses ako nayari. No, yun lang din. Balikan natin, magandang pag-usapan yun dahil ikaw, nabanggit mo yung may time na hindi ka gaganahan. Paano mo binabalik yung gana ulit dito sa paggawa, kumbaga? Paano ka nagpapaka-creative ulit? Titingin ako ng mga gawa ng iba. Kapag mayroong mga magagaling, mm-hmm. Parang nagkaroon ako ng na something na parang, parang kaya ko rin to. Ba't ba ganun? Nagkakaroon ako ng ganung sensation eh. Parang, ha? Parang tatamad-tamad ako dito, tas ito, magaling, ganda ng gawa, detailed. So, yeah. Na-challenge ko yung sarili ko. Challenge. More on mentality talaga, more on sa utak lang.
Ganda. Ang ganda kasi at least man lang, 'di ba? In a way, uy, teka, bakit nahuhuli na ako, 'di ba? At least meron kang ganung mindset na kailangan leading pa rin, 'di ba? Kaya pala talaga ang ganda ng mga gawa mo so far. And eto, let's talk about that that in a bit, yung mga gawa mo. Na, yep. Sorry. May delay lang, but go ahead, sige. Puro Marvel Legends, 'di ba? Puro Marvel Legends customized, maraming gumagawa ng Marvel Legends eh. Bali ang ginawa ko, nagano ako, I think this is 2013 pa. Ang ginawa ko, sabi ko ba parang wala bago na may offer yung mga customizer sa atin. Other than maganda yung other than paint, scope may offer tayo na ba. So ang ginawa ko, nung unang ano, pinagsama ko yung fabric, 2013 to eh. Gumawa ako ng figure na may fabric, may pants, may shirt. Tapos parang maganda yung feedback. Ayun nga, challenge ko sarili ko, gumawa ako ng ganun. Tapos later on, parang, well, yung iba, napapansin yung gawa mo na unique kasi nakadamit, naka-fabric clothing. Yung iba tawag pa nga dolls. Pero wag mong papansin yung mga ganun kasi ganun talaga eh. Kapag something new, sa paningin ng iba, medyo off yung dating sa kanila. So, huwag ka magpapapekto sa ganun kung may something na bago kang may offer. Usually, ganun talaga nangyayari. Kaya, yun, ang ginawa ko, tinuloy-tuloy yung mga fabric hanggang lumabas si Mesco na naging fan niya. So, yung gawa ko, hindi na siya mukhang off. Naging na siya. Parang naging trend. Mas naging trend na. Mas na-appreciate okay. Na nila na, oh, ganito pa rin ginagawa ko dati pa. Ayun. Ang galing, no? Dahil, what you call this, there are these things na at least man lang, at least nagawa ko na yan. Merong bragging rights, kumbaga. Hindi man yung official, what you call this, hindi man siya naging uso nung panahon na yon, nung naging uso, ano na, wala ka na kailangan patunayan, kumbaga, diba? But let's go back to the comments. Ayan, natutuwa sila. Yun, Batman, sabi ni Ryan. Sabi ni Rain, thanks, I appreciate it. Sabi yan. Medyo choppy nga. Ayan, question ni Joy, room temp lang ba storage ng epoxy sculpt or nilalagay sa ref? Okay lang yung room temperature lang. Wala namang problema dyan. Nagkakaroon lang siya kung pag mainit yun, lumalabas yung oil niya. Lumalabas yung oil. Haluin mo rin naman yan. So wala rin yan. Magbumabalik din sa dati. Nakatawa nga to si Duvier. Kinancel nila yung rights nila mag-distribute ng epoxy dito sa Pilipinas. So anong nangyari? Parang hindi na sila nagbebenta kasi nga daw, marami daw silang stocks na nasira. Dami daw oil sa loob. Sabi ko, hindi ganun po talaga yung product na yun. Nagkakaroon ng oil kapag kunyari mainit. Hindi po talaga nasira yun. Sasabi ng may-ari, parang wala na, ibalik na namin, na-cancel na namin. Kaya yun, wala na tayong mabilang epoxy dito sa Duvier. Dahil akala na kailangan nasira yung nabibili nila. Kailangan pa i-ship eh. No? Sayang. Papunta na kami doon sa avenue na yun eh. Papunta na kami sa epoxy eh. Ayun nga eh. Here's a good question from a customizer then. How do you deal with so demanding customers? Like clients na very, very demanding. Kapag kunyari, before you start a project with them, kailangan malinaw sa inyo kaagad lahat yung mga gagawin, yung mga request, yung mga, alam mo, gusto mangyari ng kliyente. Kasi, doon ka magsisimula, doon mo sisimulan yung project pag sinabi nila lahat ng mga kailangan nila, yung mga request nila, mga special request, bago mo gawin. Kasi, kunyari, kapag nag-request sila ng, nagpalit sila ng mga
ng mga nagpalit sila ng gusto or may mga dinadagdag silang request, usually, sinasabihan ko sa kanila na, no, ito na yung plano, hindi na natin pwedeng baguhin to. Ngayon, kung gusto mong baguhin, well, hindi ko gagawin. Minsan, ginagawa ko nang niningil pa ako ng additional. Hindi ako pumapayag ng... Na, alam mo yun, para, kasi minsan ginagawa ko, niningil ako mas mga additional eh, kasi... Kung naningil ako ng additional, mapapaip sila, ay, shit. Mahal pala. So, tuloy na. Okay. Lang yung nasimulan. Tuloy. Na lang yung original. Kumbaga. Basta kailangan palagi malinaw sa simulan. Win-win alinman eh. Kasi di ba number one, hindi masasacrifice yung trabaho, no? Pag, and kung hindi man, kung ano man lang din, nirush ka nila, dineman pa, you're compensated money-wise. Sinabi mo nga na mas mahal ang single mo, di ba? If ever merong addition dun sa previous na contract, di ba? Kasi kung kaya yun, kailangan mo talagang maningil. Kasi uulit ka ulit eh. Usually, yung mga may nangyari sa akin before, gusto niya from yellow, tapos gusto niya magiging red na lang yung color ng sleeves. Siyempre, i-strip off mo yung ano niyan, yung paint. Usually, base pa naman ako sa time eh. Minsan, pag yung mga additional na hirit na ganyan, sa time ako, ano eh, sabi ko, ganito yung time ko, nilalakihan ko pa, hindi na baguhin. Oh nga, no? But well, I'm glad that you share these tips. May ganyan din kami sa ano, what do you call this, sa magic, sa services namin sa magic eh. But I'm glad that we have the same mindset when it comes to dealing with difficult customers. Sabi ni Jordan Sabado, nakasave pa daw yung epoxy niya sa Shopee. Nasa cart pa rin daw niya. Now, let's talk about the most challenging commission. Naalala mo pa ba yung pinaka-challenging sa lahat? Or project mo, na kahit personal project? Commission. Maraming challenging eh. Every time na gumagawa kasi ako ng mga figures, palaging sina-challenge ko yung sarili ko. Parang... some bago, may something, alam mo, kailangan may something na iba dun sa unang gawa. Kaya, mahirap masabi ko ano yung pinaka-challenging kasi may bago, parang yun yung pinaka-challenging. Sino ba yung pinaka-challenging? Hindi ko matandaan, pero... Yung tumatak sa'yo, probably. Mula ko ng 112, yung pinaka-challenging. Okay. Siguro yung ano, yung Batman. Ano, I think yung ano si Mad Max kasi gumawa ako ng Mad Max before. Na Ruth 112 siya tapos clothing leather yung gamit. Ayun pinaka-challenging 'yun kasi kailangan kong gayahin yung mukha ni Gibson tapos ano siya manual sculpt pa 'yun. Tapos yung mga small details like yung telescope, may telescope 'yun sa belt tapos may siyang parang wrench. Yun, kailangan kong gawin yun in 112. Nagpatulong pa ako sa kaibigan ko nung magaling sa math. Kung gaano kalaki yung wrench in actual, tapos papaliitin mo kung ilang inches lang siya or centimeters. Kailangan sakto eh. Kasi para mas realistic yung dating nung figure. I think nasa picture yun eh. Yung, may album yung ano. Si yeah. Eto, tama ba? Eto yun? Wait lang. Tama ba? Ito yun. Yeah. Medyo may delay lang, ladies and gentlemen, but yes, stay put. Yan. And leather, no? Pure leather. Hindi siya faux leather. Tawag dito, talagang legit na leather ba to? Yes, leather yan. Actually, ano, ang naalala ko din nagkaka-flake eh, depende sa klima ng environment. Eh yung bumili yata
yan. Actually, bumili yan eh. Yan, yan yung ano niya. So, what do you call this? Meron ka bang tips when it comes to leather? Na... Saka hindi yata binubuksan yan. Nakasil lang yan eh. Talaga. Meron ka ba tips sa leather para hindi siya mag-flake? Or sa faux leather para hindi siya mag-flake? Sa para at least... Yeah. Mm-mm. Well, synthetic. Wala kang magagawa. Problema ito eh. Kasi kunyari may hot toys ka, karaming synthetic lang. Kaya darating na reflect siya, gagawa, mag-reflect talaga siya. Ang ginagawa ng iba, yung lifespan ng leather, ng synthetic leather, sinalagyan nila ng top, tinatap put nila ng clear yung surface ng leather tsaka ilalim. Oo, nandun na nga tayo, tatagal siya ng ilang, siguro mga 1 to 2 years sa haba ng, yung haba ng lifespan yung leather mo. Pero, ang tigas nun. Kasi nga, na-coat mo siya ng, ano, ng coating lang. Gloss paint. Yun yung magiging downside nun kapag namita mo gloss or paint, clear gloss, yung leather. Yung synthetic leather. Ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, kung may balak man kayo gumawa ng matahi ng mga damit, at or kaya cape, eh, kadalasan si Batman, lagi may flake yan eh. Mm-hmm. Pinaka the best thing to do is maghanap ka na leather na available sa Okay. Mura na. Matagal pa, hindi siya basta-basta nag-flake. Kunyari, may nakita. Dapat kinaunang yung aralin din eh. Marunong kayo tumingin ng real leather tsaka synthetic kasi may mga jacket din mukhang leather pero synthetic pala. Malalaman mo yan eh kapag ano, hindi ko ma-explain eh. Pag nahawakan kasi alam ko ang leather tsaka kaya pag synthetic. Oo, alam mo na eh, no? Kumbaga, by feel, yun na yun. Hmm. Okay, so ang sabi lang din ni ano, Steven Uy, sabi niya, one of the best local customizers, love your work, support local. Yes, pang-international talaga to eh. Although Mikko is a local artist, international ang nakaabot ng kanyang magawa. So anyway, I have a simple question, medyo selfish tong question na to. Let's talk about this work. I-re-release mo ba to? I-re-release mo ba to? Gagawa ka ba ng batch 2 nito? Ah, si Monkey King. Well, nagbabalak ako maglabas niyan ng 5 pieces. Hindi ko pa nga nag-a-never eh. Kasi naubusan ako ng ano niyan, naubusan ako ng body. Hmm. Before, 3 dyan, ang base body. May nabibiling ganito. Mga 1-2 sa Shopee, 500 pesos lang yata. Yan. Yan ganito, ganyan. Same sa 3A yung body nito. Nakabili ako ng isang dosena. May natitira pa akong 7 pieces. So, bala ko, tatapusin ko lang assemble yung kay Diego, tapos gagawa ko ulit ng 5P. Pero ibang design naman kasi, well, may pagkakahawig pa rin, pero iba na yung head sculpt, iba yung staff kasi tanggal mo yung handle tapos pwede mo ilipat doon sa mas mahaba para ayan. Nice.
Kaabang-abang yan, ha? Kasi nagkaroon ng pandemic. So, tapos sobrang limited. Bagay. Ang hirap, eh. Oo nga, no? But at least, na-send mo yung dalawa. Or actually, na-send mo itong tatlo, di ba? Even after or during the pandemic, right? Sabi ni Sir Ryan, baka naman. I'm not sure kung dahil dito kay Monkey King din to. Dahil maraming nag-aabang, at least ng mga friends ko na nung pinakita ko sa kanila to, they're not watching right now, but they might be. Natuwa sila. Yan. Sobra, daming natuwa. Si Freely, sabi niya, idol Mikko Rosales. And Mikko, medyo, so I'm sure na marami kami natutunan despite the bad connection. Sir Mikko, can you tell us like tips on newbies na gustong magpunta into customizing, na gustong makakita ng, or mag-customize, mag-maintain ng figures, mag-modify, or anything na pang-beginner siguro? Well, kailangan mo muna malaman kung anong gagawin mo. Kasi hindi ko kaya mag-advise kung ano yung pwede mong simulan, eh. Kasi syempre, siyempre, nasa sa'yo kung anong gusto mong simulan. Matuto ng fixing stuff, repaint. Yun, ang nasabi ko na rin kanina, pag nag-repaint kayo, maging ano lang kayo, observant lang sa mga colors, kasi siyempre, yun ang pinaka-ano. Tapos, kung may hinahabol kayong colors ng existing figure, yun, maghalo muna kayo ng, eh nga, pinaka-importante talaga yung meron kang idea, pinaka ano ko lang puro, alamin niyo muna kung ano yung gusto mong gawin. Kasi mamaya, puto mag-scope, tapos bumili ka ng 2 oras, diba? Mas napag starting point. Mm-hmm. Tapos eventually, in the long run, or along the way, magsasanga-sanga yun, eh. Kailangan mo improve yung sculpting mo while you're learning painting. Tapos, susunod dyan, pag sculpt ka na, kailangan mo matutunan yung anatomy. Yan, eh. Magsanga-sanga hanggang sa hindi mo namamalayan. Marami ka nang alam. Tapos, hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo talaga mag-feel sa umpisa. Paulit-ulit mong gagawin yung hanggang maging habit mo. Tapos makikita mo na lang yung after a few years, yung unang mong gawa, sabihin mo, oh shit, pangat pala gawa, ang laki ng improvement. Makikita mo yung improvement mo. Kaya yon siguro, yun ang pinaka, ano mo, gawa ka lang ng gawa, kahit hindi perfect, tuloy-tuloy mo lang. Kasi, nice. Isipin mo, you're good at painting, you're good at sculpting, you're good at me, kahit hindi ka very good sa yung mga yan, pero alam mo lahat, very good ka pa rin. ang ganda, promise ng mga na natututunan natin. Kasi at least man lang, these are common knowledge, but at least coming from you, na-validate na. Ang ganda, eh, dahil this is 15 years ng experience na nakita natin. Sabi mo nga, mag-fail lang din. And I'm sure people, we've seen your work na nag-evolve all throughout the years. So, we get inspired dahil nakikita natin na, okay, si Mikko nagsimula din pala bilang sa simpleng bagay. And dahan-dahang inaral itong mga bagay na to. And through the years, nag-gather yung mga tools. And yun na nga, ito yung nakikita nating progress mo ngayon sa mga gawa mo, to sculpting, anatomy, na nabanggit mo nga, maraming natutulungan to, the tips that you've been saying. But anyway, before that, may pahabol na question. Kailan ka gumagawa? Night ba or day? Hindi mo kayo magmadaling araw. Madaling araw? Ah, ngayon, tama ba?
Yung ngayong pandemic kasi, lahat ng oras, ano eh, nag-start ako sa hapon, hanggang gabihan. Pero kapag may work, laging gabi naman, hanggang 2 a.m. Ilan ako. Tapos, most of the time, tumitingin ako ng mga reference sa PC. Kaya yung workstation ko, katabi yung monitor ng PC. Kasi, tinitingnan ko yung mga references, kung tama ba yung ginagawa ko, or hindi. Tapos, kapag gumagawa ako, depende sa mood ko, kung ano yung unahin ko. Kasi nakapila yan. Kasi sabay-sabay. Kaysa naman sabay-sabay. Ayun. Basta one step at a time, hindi nyo kailangan magmadali. Ngayon, kapag nagmamadali yung kliyente nyo, balik nyo na lang para hindi ka mister. O nga naman, no? Huwag kang takot mawala ng kliyente, di ba? Dahil nasa sacrifice yung trabaho, eh, no? Yun. Maraming salamat, Sir Mikko, sa pag-share nito. And sinare ko sa comment section ang page ni Mikko. We have the Mikko Swabe sa Facebook, Instagram, .com/MikkoSwabe. Nandito lahat ng mga gawa ni Mikko. And he's a good photographer, good sculptor, and great customizer all together in one. So, san ka pa? So, sana man lang makakuha na tayo ng sponsorship ng 2021 sa Vallejo at saka sa Komodo. Diba? Anyway, sir, maraming salamat sa iyong time for tonight. So, pag may pahabol pa ng mga questions, ladies and gentlemen, just let us know. And yes, tune in next week. Meron tayong guest who's gonna show us enjoyable pa, sabi ni Wuji. Yes. And tune in next week para sa ating ACBA episode from Mark Stephen Santos. Yan. And the following week naman kay Marlo De Moos, mga big time ang mga guest natin, promise. Sir Mikko, maraming salamat sa iyong pag-guest sa atin. Salamat sa iyong time. He's a lover, not a fighter, sabi ni Joy. guys, again, like the page, Mikko Swabe, The Mikko Swabe sa Facebook and Mikko Swabe sa Instagram. Yan. So, see you guys next week. Again, keep on shooting, keep on collecting, and you can customize too. This is Chris Lina on behalf of GeekClicks. and along with Sir Mikko Swabe, nagre-reconnect yung kanyang connection. Thank you guys, and see you guys next week. Bye! Bye!